Ngayong araw po natin sinisimulan yung Youth Month natin. Patingin nga ulit ng mga kamay ng mga youth. Oh, naku, pati yung mga nakaka-cute nagtaas din. Oo, mukhang marami po talaga nga youth dito. Kaya naman, ang tanong natin, kilala nyo ba itong mga youth na ito? George Washington, Joan of Arc, Alexander the Great, at saka si Blaise Pascal. Sa mga mahilig po sa math, Blaise Pascal, kilala nyo yan. History, Alexander the Great, Joan of Arc, George Washington, di ba? Ano po ang common sa kanilang lahat? Ang common po sa kanilang lahat, sila hong lahat ay kabataan. Si George Washington po, 21 years old, nag-umpisa yung kanyang military career, and he was a commander of the Virginia Regiment at 27. Biruin po ninyo, habang yung mga 21 years old, nagdo-dota-dota lang at nag-ML-ML lang, si George Washington po ay nagli-lead ng batalyon ng mga armies, no? Si Joan of Arc po, babae po ito, led the French army at 17. Diba? Anong ginihatupag kadalasan ng mga teenagers? Namumroblema sa love life, namupuyat sa hindi pag-reply ng ano bang tawag mo? Hindi pa nga kayo mag-shota eh, diba? Nahihirapan na. Ito ho, nagli-lead ng army. Si Joan of Arc, no? Si Alexander the Great po at 20, nakaupo na sa trono ng isa sa mga pinakatanyag na mga kingdoms. At nasakop po ni Alexander the Great, ha? Actually, ang lawak ng sinakop niya from where he is sa bandang Greece hanggang India. Nasakop po niya. Ito si Blaise Pascal, ang nag-imbento ng magpasalamat kayo sa mga mahihina sa math. Ang nag-imbento po ng mechanical calculator at gumawa ng isa sa mga pinakamadaling math, ang geometry. Di ba? Sa lahat po ng math, yung geometry lang ang napasa ko. Probability theory at age 19. Biruin nyo, 19, wala siyang inatupag kundi mag-isip ng mga, ito kaya, maganda kayang tawagin tong circle, triangle, rectangle. Yun yung mga pinoproblema niya sa buhay. Itong mga tao pong ito at marami pang iba ay mga kabataan. Kaya pong baguhin ng mga kabataan ang takbo ng mundo. Ang tanong, tayo ba nag-i-invest sa buhay ng mga kabataan? Yan po ang goal natin. Kaya dito po sa CCF, we are trying to emphasize the importance of the next generation. Hindi lamang po yung mga high school o college, pati po yung mga anak po ninyo na nagne-next gen, nagsa-Sunday school, lahat po sila mahalaga. At kung mahalaga sila, mas mahalaga yung role natin. Kasi tayo po ang titignan nila at susundan nila. So dapat mabubuting examples po tayo. Ano po ang problema natin? Sa Pilipinas po, between 2012 to 2023, tayo po ang fastest growing HIV epidemic. 411% increase. Sa araw-araw na pag-increase ng new HIV cases, tayo po ang pinakamataas sa Western Pacific. Ito pong area natin kung saan nandyan yung mga bansa ng Southeast Asia at iba pang bansa tulad ng Oceania. Tayo po ang pinakamabilis na umaangat pagdating sa HIV. Ito pa, 51% of all pregnancies in the Philippines, unplanned. Hindi pinlano, walang kagustuhan, hindi nila napag-isipan. Bago po sila gumawa ng baby, hindi sila nag-isip, no? 36 in every 1,000 girls, age 15 to 19, biruin nyo po, 15 to 19 ang nanganak po noong 2004 to 2020. At ito po, isa pa. There are 15 million single-parent households in the Philippines. At alam nyo bang 95% ng lahat ng 15 million na single household ay fatherless households? Wala ho silang kinikilalang ama. Isipin po ninyo yung paglaki ng mga kabataan ngayon at itong kultura na itong bubulaga sa kanila. Ito pa, Christian youth are shifting to unorganized religion. Ayaw na ho nila yung may sistemang religion. Ayaw na ho nila yung magsisimba tapos etong mga kailangan gawin. Ayaw na nila yun. Gusto nila chill lang. Gusto nila kung ano lang yung trip nila sa buhay, dun lang yung gagawin nila. No? So, more unstructured spiritual practices po according to MDPI. Kaya importante po na atin pong tandaan, truth over trends.
Kapag ho tayo ay ginugulantang ng mundo sa lahat ng nangyayari at maraming nangyayaring kababalaghan, di ba? Pagkapitan po natin yung katotohanan. It is very important that we cling on to truth. Kasi more as we go more and more through the years, habang tayo po ay tumatanda, lumalago, lumalaki, mas marami ho tayong makikilalang mga bagay na hindi naaayon sa disenyo ng Panginoon. Kaya kailangan ho natin panghawakan ang truth over trends. At yan po ang key to building the next generation. Ang kwento po natin ay mag-uumpisa sa Babylon. Okay? Nakikita niyo po itong istatwang ito. Isa pong hari ng Babylon na sumakop po sa Jerusalem, sumakop po sa Juda, at kinuha po niya yung mga tao ng Diyos at ginawang alipin sa kanilang bansa. Siya po ang nagpaumpisa ng problemang haharapin natin dito sa mensaheng ito. Sa Daniel chapter 3 po, makikita niyo doon, siya po ay gumawa ng isang napakalaking estatwa. Ito pong estatwang ito, kapag kinonvert po ninyo yung kanyang height, it is 90 feet tall and 9 feet wide. Sino pong 9-footer dito? Meron ba 9-footer sa inyo? O, 6-footer, meron bang 6-footer? Ayun, mayroon 6-footer. Kinulang pa po kayo, tito. Dadagdagan nyo pa po ng 3 feet para 9 feet. Pero yung 9 feet na yon, yung lapad lang po. Yung lapad lang yon. Pero yung height nun, 90. So, 10 beses ng isa sa mga pinakamatangkad natin dito. Ito po ay gawa sa ginto. Gawa sa ginto, ah. So, siguro kung gusto mong yumaman, kakaskas mo lang ng konti. May mahulog na ginto sa'yo, di ba? So, ito po, sinabi niya, lahat ng tao kailangan sumamba dito. Sa Babylon po, hindi iisa ang Diyos. Ang Babylon po, nananakop yan ng iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Kaya yung mga tao sa Babylon, iba-iba po sila ng Diyos. Iba-iba po sila ng kinikilala nilang Diyos. Pero ito pong si Nebuchadnezzar, gumawa ng isang estatwa. Bukod sa mga Diyos ninyo, sasambahin nyo itong Diyos na ito. Yun po ang konteksto. Gumawa siya ng imahe kung saan lahat ng tao ire-require ho niya na sumamba. Paano sasamba? Sabi po sa verse 5, you are to fall down and worship the golden image. Kapag tumunog na, pag tumunog na po yung palatandaan, yung kampana, etc., turotot, kung ano man. Pag tumunog na, lahat ng tao dapat ho maninikluhod. You will fall and worship the golden image. Tapos, ang sabi, kapag daw hindi kayo nag-fall down at nag-worship, ano pong gagawin sa inyo? Kayo ay dadalin. You shall be immediately cast into the midst of a furnace of blazing fire. Ilalagay kayo sa pugon. Alam niyo yung mga pandesal na niluluto sa pugon, di ba? O yung mga pizza na niluluto sa pugon. Parang ganun po, pero pang tao. Ilalagay kayo doon hanggang maluto kayo. 'Di ba? Tostadong tostado kayo. Yan ho ang nangyari, no? Eto, ngayon, may mga lumapit po dito kay Nebuchadnezzar at nagsumbong. Nagsumbong, mga sumbongero. Simula pa po nung unang panahon may mga sumbongero na, kaya ko yung kapatid po ninyo sumbongero. Tingnan niyo po sila maigi sa mata at sabihin po ninyo, Babylonian ka ba? Hindi, joke lang. Sumbongero po. Anong ginawa po? Tingnan natin, ha. Ang sabi dito, bago natin tingnan to. So, nagsumbong sa kanila, sabi, si Shadrach, Meshach, tsaka si Abednego, hindi ho lumuluhod. Ayaw hong mag-worship sa mga Diyos natin. So, pinatawag ni Nebuchadnezzar. Tinawag niya si Shadrach, Meshach, at tsaka si Abednego, at tinanong niya, is it true that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Mabait ho siya. Bakit siya mabait sa kanila? Ito ho ay mga piling-piling lalaki. They are already in position in the government. Meron na ho silang pinanghahawakang matitinding mga powers. At sinubukan pong maging mabait ni Nebuchadnezzar sa kanila. Totoo ba? Ayaw niyong lumuhod? Ayaw niyong mag-worship? Dito sa ginawa ko, gumastos ako dito ng napakalaking pera para makapagpatayo ng gintong estatwa. Ayaw nyo mag-worship? Totoo ba? Yun ang tanong. Okay? Ano ho kaya ang naging sagot? Hindi pa sila sumagot. Binigyan muna sila ng pagsubok ni Nebuchadnezzar.
Ang sabi ni Nebuchadnezzar, if you are ready at the moment you hear the sound of the horn, sa oras na marinig ninyong tumunog na ang lahat ng mga patugtugan, okay? All kinds of music. Dapat anong gagawin nila? Fall down and worship the image that I have made. At kapag sila ho ay lumuhod at nag-worship, very well. Ibig sabihin, okay, wala tayong problema. Tapos ang problema natin, nag-worship kayo. Pero, but, if you do not worship, ito ng kondisyon, you will immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire, and what God is there who can deliver you out of my hands? Walang Diyos na makapagliligtas sa inyo pag kayo'y nilagay ko na doon sa pugon. Tostadong-tostado kayo. Kaya mamili kayo, ha? Ano, gagawin nyo ba? Pag pinatunog ko ba yung mga kampana? Pag pinatunog ko ba yung mga kung anong instrumento? We-worship nyo ba itong gintong Diyos? Itong gintong statwang ito? Kayo po ba nalagay na kayo sa ganitong klaseng sitwasyon? Nalagay na ba kayo sa sitwasyon kung saan yung inyong pananampalataya po ay nasusubok? Pinapatunayan sa inyo na kayo ay talagang loyal kay God. At yung pagpapatunay, medyo ipit na ipit. Yung parang, ang hirap namang sabihin kay God ako. Nakakahiya naman, baka laitin ako ng iba. Nakakahiya naman, baka may sabihin sa akin. Nakakahiya naman, baka ganito. Di ba po, pag kayo nakasabay kayo ng mga kapamilya ninyo sa, ano ba, kunyari, Pasko. Di ba? Pasko. Ay di, ayan na, Pasko. Landyan kayo. Magpe-pray. Naranasan nyo na ba yun, mga Kristiyano dito? Magpe-pray kayo. Eh, yung mga kamag-anak po ninyo, hindi pa Kristiyano. So, magpe-pray ka. Imbis na magpe-pray ka, nahihiya ka ngayon kasi hindi ka naman nagaganon. Di ba? So, si ano na lang, nakikituturoan pa. Tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Tayo ba bilang mga Kristiyano, nakakapit ba tayong mahigpit dun sa faith natin kay God? O kapag tayo po ay inuusig, tayo po ay tinutokso na, tayo po ay nilalait na, tumitiklop tayo. Nagba-back out tayo. Ano kaya mangyayari kay Shadrach, Meshach at Abednego? Tandaan po nito, sabi ni Charles Spurgeon, to trust God in the light, that is nothing. Okay yan. Kung maliwanag ang buhay at nagtitiwala ka kay God, okay ka. Pero hindi doon sinusubok ang faith. Sabi dito, but to trust Him in the dark, that is faith. Kung pagtitiwalaan mo siya habang ang paligid mo ay madilim, yon ang faith. Yon ang tunay na pananampalataya. So ang reply po nila Shadrach, Meshach at Abednego, oh Nebuchadnezzar, talaga namang nire-respeto nila yung hari. We do not need to give you an answer concerning this matter. Hindi na namin kailangang magpaliwanag. If it be so, kung mangyari man yung sinasabi mo, the God whom, our God whom we serve is able to deliver us. Kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Ano ang sinabi ni Nebuchadnezzar sa kanila? Walang Diyos na makakapagligtas sa inyo pag kayo ay nandun na sa pugon. Pero sila po, itong tatlong lalaking ito, ang claim nila, kaya ng Diyos namin. He will deliver us out of your hand, O King. Bakit ayaw ba nilang gawin? Bakit ayaw nilang gawin to? Luluhod lang naman. Naiisip niyo po ba yun, mga kapatid? Yung, bakit ayaw mo mandaya? Konti lang naman. I-ano mo na, i-approve mo na. Kunyari, wala namang nakakakita. Naka-experience na kayo ng mga ganon? Di ba? Yung parang, i-ano mo na, dito na, wala namang nakakakita eh. Pag nahuli kayong nagdadrive, di ba? Tapos yung pulis, bossing. Matagal-tagal yan sa munisipyo. Kung ano lang, konti lang, ganyan. Di ba kayo, mapapaisip kayo. Sasabihin niyo, parang okay nga yun ah. Wala namang nakakakita eh. Ano, bibigay ba tayo? Gagawin ba natin? Hindi, dapat angkapit natin na kay Lord. Bakit ayaw nilang gawin? Gusto po ng mga kabataan itong sundin yung salita ng Diyos. Kasi sabi sa Exodus 20, you shall not have no other gods before me. Bawal kayong may ibang Diyos. Bawal kayong gumawa ng sarili niyong Diyos-Diyosan. Bawal kayong gumawa ng idol. O kung anumang merong kawangis. Yung ito mukhang tao, ito mukhang ganito, ito mukhang ganito. Wala kayong gagawin kahit ano at sasambahin niyo yun. You shall not worship them or serve them. I, the Lord your God, am a jealous God. Diba? Kita niyo si God, ako lang dapat ang Diyos ninyo. So alam nitong mga kabataang ito, si God lang ang Diyos nila. Kaya ang sinabi nila,
even if He does not, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Kahit na hindi kami iligtas. Alam niyo ba yung kantay? Kahit na niloloko mo lang ako. Alam niyo ba yun? Kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba. Diba? Ito yung kanta ng martir yun. Iba yun. Yung kahit na nakantang yun, parang, uy, tumino ka naman. Ayaw nga sa'yo eh. Makakahit na kahit ka na dyan. Ito iba to. Ito yung kahit na hindi magpakita ang Diyos sa moment na ito, siya pa din ang Diyos namin. Kahit na hindi kami iligtas, siya pa din ang kakapitan namin. Kaya nyo bang sabihin yun? Pag kayo ay naipit sa ganitong sitwasyon, liligtas nga ba ako ng Diyos kapag nilagay ako sa lutuan? Paano kung hindi ka iligtas? Sila po ang desisyon nila, kahit hindi ako iligtas, siya pa rin ang Diyos ko. At yan po ang topic natin ngayon. But if not, kung hindi man niya gawin, kung hindi man niya ibigay, kung hindi man niya sagutin, faith. Magtitiwala tayo, sasandal tayo sa ating Panginoon. Paano to gagawin? ACT ang acronym natin. ACT. At ang unang-una po, kailangan authentic. Kailangan totoo. Hindi po pwedeng kunyari lang yung faith na meron kayo. Nakikita lang po ang faith kapag tayo ay pumupunta pag Linggo. Pero pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, ay Biyernes pa pala, sama nyo na yung Biyernes. Biyernes, Sabado, di ba? Ibang klaseng buhay ang nililive out natin. Pero pag Sunday, mababait tayo, kala mo, mga ano eh, no? Nakaganyan pa eh. Pagpapara ng jeep, parang ano pa yun? Magsisimba po ako. Pero pag Lunes hanggang ano, violent. Ba? Paano natin masasabi authentic ang ating faith? Tingnan natin yung background ni Shadrach, Meshach, at saka ni Abednego. Okay? Tingnan po natin sa Daniel chapter 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem, besieged it. Sinugod na nila yung Jerusalem. Kinorner na nila. Pag sinabi mong besiege, wala silang tatakasan. No choice na po sila. The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Binigay na sila sa kamay ng kalaban. Bahala kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo, magdusa kayo. Along with some of the vessels of the house of God, and they brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasury of his God. Nilimas po ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinira po nila ang templo ng Diyos, sinunog. Kinuha lahat ng ginto, nagpayaman sila, at kinuha yung mga tao. But above all these things, may ginawa ho si Nebuchadnezzar. Inutusan po niya si Ashpenaz. Ito po yung kanyang chief of staff, no? Inutusan niya, sabi niya, kunin mo yung ibang sons of Israel. Kunin mo yung ibang mga batang Israelites, no? At kailangan sila ay youth. Youth. Taas nga kamay ng mga youth. On. Ba't natatawa yung iba? Okay, so at least alam ninyong kabataan kayo, no? Youth, in whom was no defect. Walang ano, walang palyato. Good looking, kailangan, guwapo. Showing intelligence, matalino, endowed with understanding, marunong umintindi. Discerning knowledge, kayang sipatin kung ano ang tama at mali. Ability for serving in the king's court. Pinili niya yung mga kabataan sa Israel para gagawin niya, ite-train niya para maglilingkod doon sa kaharian niya. Yun po, ganyang katalino si Nebuchadnezzar. Teach them the literature and the language of the Chaldeans. Ito po yung mga Babylonians, no? Now, among them from the sons of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Kilala niyo ba si Daniel? Sino nakakakilala kay Daniel? Taas kamay. Anong apelido ni Daniel? Confident pa, Padilla. Wala ho siyang apelido. Okay? Si Daniel, Hananiah, Mishael, tsaka si Azariah, ang nabanggit. Tingnan niyong ginawa. The commander of the officials assigned new names to them. Si Daniel po ay tinawag na Belteshazzar. Si Hananiah po ay tinawag na Shadrach. Si Mishael ay tinawag na Meshach.
si Azariah po ay tinawag na Abednego. Bakit pinalitan yung kanilang pangalan? Bakit kailangan palitan yung kanilang pangalan? Kasi pinapalitan din yung kanilang pagkatao. Pinapalitan po yung kanilang takbo ng kwento kung sino sila. Yung Hebrew name, for example, na Daniel, ang ibig sabihin, God is my judge. Pero nung ginawa siyang Belteshazzar, Bel protect his life. Si Bel po ay isa sa mga ancient gods ng mga tao doon, no? So, Belteshazzar, Bel protect his life. Imbis na si God, si Bel ang tinawag. Si Hananiah po, the Lord shows grace. Pero dito po, ginawa siyang Shadrach, command of Aku, the moon god. Shadrach. Pinalitan siya, hindi na siya kay God ngayon, na kay Aku na siya. Si Mishael, who is like God? Ginawa siyang Meshach, who is as Aku is. Diba? Ibig sabihin, sinong katapat nitong God namin na ang pangalan ay Aku? Yun ang pinangalan sa kanya. Si Azariah po, the Lord is my help. Eto si ginawa siyang Abednego, servant of Nego, the God of wisdom. Alam niyo po yung kwento nitong mga kabataang ito, kasama si Daniel, sila po yung ayaw kumain ng mga pinapakain at pinapainom ng King of Babylon. Bakit ayaw nila? Kasi kapag kinain nila yon, magkakasala sila kay Lord. Okay? So ano pong ni-request nila? Sabi nila, bigyan nyo kami ng prutas, gulay, yun lamang yung aming kakainin, mga gulay na ito lamang ang aming kakainin. Hindi kami kakain ng meat na ino-offer kasi hindi yun yung pwede naming kainin. Susunod kami sa law ng aming Diyos. So anong ginawa? Pinakain sila ng mga halaman. Pero pagkatapos po ng ilang araw, naging mas mamamacho pa po sila kaysa doon sa mga kumakain ng lechon. Naalala niyo yung kwento? Eto ho sila. At dahil sa ginawa nila, naging bida sila ng kwento, ngayon nandito sila sa posisyon na ito. Ang background nila, mula pa noon, kumakapit na sila kay Lord. Simula pa dati, nung bata pa sila, ang kanilang desisyon, susunod ako sa Panginoon. Hindi ako magpapasakop sa kung kahit anong sabihin sa akin ng kulturang ito. Hindi ako magpapasakop. Yun ang problema po natin ngayon eh. Sa henerasyon ngayon, hiyang-hiya ang mga Kristiyanong maging Kristiyano. Hiyang-hiya ang mga Kristiyanong mag-pray. Di ba? Pag magpe-pray, nakadilat. Kasi kapag pumikit sila, nakakahiya. Tingnan mo, nakapikit pa. Holy. Holy mo naman. Di ba? Ah, hindi. Napuwing lang ako. O, di ba? Nahihiya ba kayo maging Kristiyano? Nahihiya ba tayong sabihin yung ating pananampalataya sa Panginoon? Nahihiya ba natin yung salita ng Diyos? Kaya yung Bible po natin nasa cellphone lang? Bakit kaya? Ito ho kasing mga batang ito, tinindigan nila yung kanilang pananampalataya. They stood for their faith. They stood for their loyalty in God. So, anong nangyari? Sinabi po ni Nebuchadnezzar, sabi niya, di ba, is it true that you do not serve my gods? Totoo ba? Ayaw niyong i-worship yung mga Diyos-Diyosan dito? Ayaw niyong i-worship yung golden image na aking inilagay? Totoo ba yun? Kayo, kung kayo ay ready, ha, pag narinig niyo yung sound, lumuhod kayo. Tapos wala tayong problema. Pero if you do not worship, you will immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire. And what God is there, who will deliver you out of my hands? Walang makakaligtas sa inyo doon. Ano sa palagay niyong ginawa nung tatlo? Shadrach, Meshach, Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin yan. Our God is able to deliver us. Kaya ng Diyos naming iligtas kami, and He will deliver us out of your hands. But even if He does not, kahit na hindi kami iligtas, we are not going to serve your God or worship the golden image that you have set up. Bakit sila ganon? Bakit ganito po ang pananampalataya nitong tatlong batang ito? Kasi ang faith nila sa Diyos ay authentic. Paano natin malalaman kung authentic yung faith natin? Tingnan po ninyo, yung counterfeit o fake na faith, fake faith, hirap. Yung fake na faith, parang katulad po ng faith ni Jacob. Si Jacob po, tingnan ninyo sa Genesis 28, ha,
if God will be with me, will keep me, will give me food and garments, I return to my father's house, then the Lord will be my God. I will surely give a tenth to you. Magta-tithe pa ako sa iyo, Lord. Nakita niyo, nakikipag-barter? Sino dito nakipag-barter na kay Lord? Lord, bigay mo naman to. Ito lang. Hindi na ho ako matutulog sa service. Didilat ho ako. Mag-e-amen po ako sa bawat salitang sasabihin ng pastor. Sinong nagkaganon na? Kasi ako po nagkaganon na ako eh. To be honest, dumaan ka na sa punto ng buhay mo na sinabi mo kay Lord, Lord, paisa naman no. Di ba? Lord, sagutin naman ako nitong crush ko. Lord, pagbigay naman sa akin itong trabahong to. Lord, tulungan mo naman ako makuha itong kontratang ito. Promise, hindi na ako magkakasala. Nangyari na ba sa inyo yon? Ako lang ba? Grabe naman po tayo dito. Parang yung itsura po ninyo, ba't mo sinabi? Ako, nung bata ako ganun, Lord, hindi na po ako magsisin. Manalo lang ako dito sa contest na to. Or ma-perfect ko lang tong exam na to. Lord, promise, magiging mabait na akong tao. Diba? Ito yung, ganito yung ginagawa ni Jacob. Hindi ganitong faith ang authentic. Ang authentic na faith po, kahit anong mangyari sa'yo, pinipili mong i-worship siya. Parang si Job. Si Job po, mayaman, successful. Anong nangyari? Pinahintulutan ng Diyos na subukin siya ng kalaban. Anong nangyari kay Job? Gumuho po yung kanyang bahay at namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang yaman, ninakaw yung kanyang mga ari-arian. Anong nangyari kay Job? Sa dulo ng lahat, he fell to the ground and worshiped. Pinili niyang mag-worship kay God. Nakikita niyo po kung anong kaibahan ng faith na yon? Pakitigdan po ang faith ninyo sa inyong sariling buhay. Is your faith like this? Kapag good si Lord sa inyo, kapag magandang ginawa ni Lord sa inyo, mabait kayo kay Lord. Magta-tight kayo. Sa praise and worship, pipikit-pikit pa kayo. May ganyan-ganyan pa kayo. Di ba? Pero kapag pumalpak, isang bagay ang pumalpak, tampo na ako kay God. Alam mo, nakakatampo talaga si God eh. Hindi ako magsisimba next Sunday. Di ba? Tapos linggong-linggo, pipiliin mong manood ng sine. Di ba? O di kaya naman mga isang buwang kang absent sa D group. Bakit? Pag tinanong bakit, ano nangyari sa'yo? My life is not okay. God is not good to me. Oh, bakit God is not good to you? I'm asking for this eh. Ito hinihingi ko, hindi binigay. Hindi na good si God nun? Sino bang God? Ikaw o siya? Hindi ba? Bakit ikaw ang nagdidemand ngayon? Para ang labas ngayon, dinidemand mo kay Lord. Lord, gawin mo to ha. Kung mabuti ka talagang God, gawin mo to ha. Ano yun? Eto si Job, kahit nawala na ng lahat. Di ba? Kung si Daniel Padilla, nasa kayo na ang lahat. Ito, nawala na ang lahat. Anong ginawa? Nag-blessed be the name of the Lord pa rin. Pinili pa rin i-worship si God. Yan po yung pinakamahirap na parte ng buhay. Na kapag hindi maganda takbo ng buhay mo, sasabihin mo pa rin, God, you are good. Pinakamasakit pong kantahin kapag praise and worship, na alam mong may pinagdadaanan kayong masama sa pamilya, tapos ang kanta, Jesus, you are so good. Tapos yung praise and worship leader, let us sing, Jesus, you are. Tapos ikaw, hindi ka makagalaw kasi sa isip mo, hindi siya good. Hindi siya good, hindi nga na-resolve yung problema ko eh. Tama ba yung perspective na yon? Tandaan po niyo ito mga kapatid. And I share this because life has not been easy for me. Alam niyo po yan. I went through depression, I tried to commit suicide, my parents separated, lahat ng bagay na yan na pagdaanan ko po. Lumaki ako sa hirap, etc., etc. But I can stand here in front of all of you and say, God, God is good. Mabuti ang Diyos, hindi dahil mabuti yung mga nangyayari sa buhay. Mabuti ang Diyos sa kabila ng hirap ng buhay. Bakit? Kasi buhay ka pa. At dahil buhay ka pa, may pag-asa ka pa. At dahil may pag-asa ka pa, ibig sabihin, may maganda pang mangyayari. At kahit walang mangyaring maganda, in the next week,
next month, next year, next 2 years, 3 years, 5 years. Kahit ganun, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit mabuti ang Diyos? Siya po ang lakas natin. Siya po ang pag-asa natin. Siya po ang pahinga natin. Siya po ang katahimikan natin. Siya po ang kapayapaan natin. Mabuti ang Diyos. So blessed be the name of the Lord. Yan po ang authentic faith. Sabi po ni Job, eto na ha, pakiramdam niya, pinapatay na siya ni God. Sabi niya, though he slay me, I will hope in him. At yung hope po dito, ang ibig sabihin ay I will wait, I will trust, I will depend on him. Kahit na feeling ko ang layo-layo niya sa akin, kahit na feeling ko ayaw niya sa akin, pipiliin ko pa rin si God. Dapat ganun ho yung faith natin, mga kapatid. Katulad ho ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, when he was praying in the Garden of Gethsemane, sabi niya, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Palampasin niyo na to, Lord, ayoko to. Yet not as I will. Hindi po sa sarili kong kagustuhan, O Diyos, but as you will. Kasi kung tayo po ay tunay na nananampalataya sa Diyos, siya po ang kinikilala nating Diyos, dapat siya ang hari sa lahat ng desisyon natin. Hindi pa pwedeng parang hinuhold up mo si, oy God, umayos ka ha? Hindi mo pwedeng ganunin si God. Kahit umiyak ka, Lord, please, please. Pero pag sinabi ni God na, hindi pwede. Hindi ka pwedeng magalit kay God. Grabe ka naman! Ang hirap mo naman kausap! Hindi pwedeng ganun. Diyos siya eh. At pag Diyos siya, alam po niya anong pinaka makakabuti sa atin. Tama? Alako, alam niyo po, nung bata ako, marami akong mga pinagpe-pray. Mabait ako pag may hihingin ako kay Lord. Mabait ako kapag may kailangan ako kay Lord. Pero kunyari po, pag nakipag-break sa akin yung girlfriend ko nung bata pa ako, or hiniwalayan ako, nagkaroon ng ibang crush, nagkaroon ng ibang, ano bang tawag mo dyan? Jowa, shota, ganyan ba? Nagkaroon ng iba, hurt na hurt ako, ayoko na kay God. Pinag-pray ko, Lord, eh. Sabi mo, ito na eh. Ha? Wala ko sinabi sa'yo. Alam niyo yung conversation sa utak ko? Lord, sabi mo, ito na po ang tamang tao para sa... Hala ka! Wala ko sinabi sa'yo, ha? Parang ganun po yung dating, eh. Tapos magtatampo ka, lalayo ka kay Lord. Nung mga panahon na yun, ang faith ko sa Panginoon, hindi authentic. Bakit? Bakit hindi authentic yung ganung klaseng faith? Kasi yung faith mo, wala sa Diyos. Nasa circumstance. Pag binigay mo to, okay tayo. Pag hindi mo to binigay, galit ako sa'yo. Sinong Diyos mo? Baka yung sarili mo. Nare-realize niyo po yung punto ko? Okay pa po kayo? Diba? So ang tanong natin ngayon, authentic ba yung faith ko? Tama ba yung pananampalataya ko sa Kanya? Tulad ko po, ako po, pagkatapos ng aking last suicide attempt, so nakapitong beses na ho akong nag-try mag-commit ng suicide. At sa ikapitong beses po, naligtas pa rin ako. Kulang, dalawa na lang po, mawawala na ako sa, pusa pala. Hindi. So, pagkatapos po ng ikapitong beses, nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, nabuhay naman ako. Hiningi ko tatlong bagay, sabi ko kay Lord. Lord, sana ho magbalikan yung magulang ko. Sana ho, Lord, payagan akong pakasalan yung girlfriend ko. Tapos sana, Lord, maging pastor pa din po ako. Di ko naman po sinasadya yung ginawa ko, na-depress po talaga ako. Pray ako ng pray. Wala, hindi ho sinagot ni Lord. Hindi ho nagbalikan yung magulang ko. Paalam po akong magpakasal sa paalam ako sa magulang ng girlfriend ko, napapakasalan ko siya, hindi pa po sila pumayag. Tapos syempre po, dahil sa ginawa ko, ako po ay tanggal sa pagpapastor. Hindi na humatutuloy yung aking childhood dream to become a pastor, sabi ko noon. Sabi ko, Lord, bakit pa ako nabuhay? Bakit pa naduktungan yung buhay ko? Hindi pala mangyayari tong mga to. Ang sabi ni Lord sa akin, kaya kita binuhay para sa akin, hindi para sa pangarap mo.
Sabi ko, so Lord, ibig sabihin po ba, kahit anong mangyari sa akin, kahit hindi ko kami magkatuluyan, kahit hindi ho magkabalikan yung magulang ko, kahit hindi na ho ako makapaglingkod bilang pastor, magiging loyal pa rin ako sa'yo. Yun yung hinihingi ko. Yun yung usapan namin ni God. Yun ang hinihingi ko sa'yo. Sabi ko sa isip ko, bakit ko naman gagawin to? Tapos nirebuke ako ni Lord. Sabi ni Lord sa akin, excuse me, binuhay nga kita eh. Dapat nga patay ka na, di ba? Sabi ko, Lord, sige po. Bilang paggalang sa inyong ginawa sa aking buhay, whatever happens in my life, even if, kahit na hindi mangyari to, kahit na hindi ibigay to, kahit na hindi mangyari yung mga hinihiling ko, Lord, basta ikaw sapat na, I put my faith on you. And God showed up. Pinakita ng Diyos sa akin, yun lang ang iniintay ko sa'yo. Ang iniintay ko sa'yo, yung isusuko mo yung sarili mo. Hindi yung nakalatag yung mga kondisyon mo para sumunod ka sa akin. Yung ibibigay mo yung oo mo sa akin dahil ako ang Diyos mo. Hindi dahil ibibigay ko yung gusto mo. Dahil kung yung gusto mo lang yung inaantay mo, baka hindi ako ang Diyos mo. Baka yung bagay na yun ang Diyos mo. I learned in my life, brothers and sisters, I learned in my life that God is sufficient, that God is faithful, and that God has a big plan for you. If you just learn to trust in Him, He will show up. He will prove to you that He is in control. So, next point ho natin, you have to be centered on who God is. Hindi pa pwedeng ang tingin mo eh sa circumstance mo. Hindi pa pwedeng ang tingin mo eh sa kung anong nangyayari sa pamilya mo. Minsan po, matagal ko nang pinagpe-pray yung family ko, Pastor, wala pa rin pong nangyayari, ayoko na po maging Christian. Hoy, hindi ka naging Christian dahil gusto mong maging okay yung family mo. Naging Christian ka dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa'yo. Huwag mong susukatin yung faith mo sa circumstance. Huwag! Maraming tao, hindi gumaganda ang sino bang nagsabi sa inyo pag naging Kristiyano kayo, ayaman kayo? Sino bang nagsabi sa inyo na pag naging Kristiyano kayo, wala na kayong magiging problema? Sino nagsabi sa inyo na pag Kristiyano kayo, wala ang mga aaway sa inyo? Peke yan. Metrobol nga sa world eh. Eh paano naman yun? Ang hirap naman maging Kristiyano, metrobol pa rin. You have to be centered on who God is. Na andun ang sentro. So nung kinumpronta po ni Nebuchadnezzar itong tatlong kabataang ito, bakit hindi kayo nagbaw? Ano ang pwedeng ginawa nitong mga batang to? Pwede ho nilang kinausap si Nebuchadnezzar at sinabing, ay, sorry Nebuchadnezzar, hindi namin alam. Palusot. Hindi namin alam. Luluhod lang ba? Ay, eto na, luluhod kami. Oh, eto na. Okay na ba to, Nebuchadnezzar? Pwede nilang gawin yun eh. Tapos sa isip nila, Lord, ikaw ang totoo kong i-worship. Pero luluhod lang ako para safe ako. Ganun ba ginawa nila? Hindi, di ba? Pwede silang nagpalusot. Pwede nilang sabihin, naku Nebuchadnezzar, kasi ano kami, Hudyo kami. Hindi kami nag-worship sa ibang Diyos. Pero kung okay lang ba sa kwarto lang namin? Sa kwarto lang namin, kami-kami lang. Luluhod kami. Diyan pa rin kami titingin sa estatwa mo, ha? Pero luluhod kami sa kwarto lang. Okay lang ba yun? Ginawa ba nila yun? Naggawa ba sila ng excuses? Nag-negotiate ba sila kay Nebuchadnezzar? Hindi. Kinapitan nila ng mahigpit yung kanilang pananampalataya. At nung pinaluluhod sila, pinili nilang huwag lumuhod. Bakit? Kasi naniniwala silang our God whom we serve is able. Our God is able. Kaya ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala na hindi gagawin ni Lord yan o hindi kaya ni Lord yan. Walang imposible kay Lord. Pero kung hindi gawin ni Lord, huwag na huwag nyo rin pong iisipin na hindi siya Lord. Kasi hindi niya ginawa. Dahil ang Diyos natin hindi ho sinusukat in circumstance. Ang Diyos natin ay Diyos. Kahit maganda o pangit ang takbo ng kwento ng buhay natin. Malinaw po ba mga kapatid? Amen po ba tayo doon? Nag-a-agree po ba tayo doon?
He will deliver us. I-deliver niya kami. Kita niyo yung confidence nila kay God? Kaya kaming iligtas ng Panginoon namin. Hindi ito haka-haka, hindi ito feelings. Napatunayan na nila yun eh. Kasi before, nung supposedly mamamatay sila, hindi sila namatay. Before, nung supposedly mangangayayat sila dahil hindi nila kinakain yung mga lechon, naging macho pa sila. Before, nung dapat ho ay paparusahan sila kasi hindi sila nasumunod, nakalusot pa sila. Alam nila na ang Diyos nila kayang magligtas. Kaya ho yung confidence nila na, but even if He does not, kahit na hindi niya to gawin, nasa Kanya ang loyalty namin. Nasa Kanya ang faith namin. Sabi po ni Oswald Chambers, faith for my deliverance is not faith in God. Kung nananampalataya, kung naniniwala kayong magiging okay ang lahat, baka hindi kay God ang faith mo. Baka nandun sa pagiging okay. Ano, gawin natin ito sa kontekstong naiintindihan natin. Mag-jowa kayo. Okay? Nag-break kayo. Mga naka-experience ng breakup, nag-break kayo. Huwag niyong susukatin si God. God, kung good ka, magkakabalikan kami. Nakipag-break na nga sa'yo. Ayaw na nga. Di ba? God, mag-worship ako every Sunday. Umiiyak ka. Lord, ibalik mo siya sa akin. Umiiyak-iyak ka. Ayaw nga niya sa'yo eh. Di ba? Ayaw niya sa'yo eh. Ano? Manghihina yung faith mo? Lord, isang buwan na ho akong umiiyak. Wala nang luha. Wala nang luha. Di ba? Wala na ho akong maiyak. Eh baka sinasabi ni Lord sa'yo, itigil mo na kasi. Huwag mo nang habulin yung ayaw na sa'yo. Pumirmi ka dito ka sa kung sinong may gusto sa'yo. Sinong may gusto sa akin, Lord? Ako, si Lord. I love you with an everlasting love, sabi ni Lord. Di ba? So ba't mo habulin yung ayaw sa'yo? Dito ka kay Lord. Busog lahat kay Lord eh. Pag-ibig pa lang ni Lord, joy from the Lord, strength from the Lord, hindi nagkukulang ang Panginoon. Kung nasa Panginoon ka, walang kulang sa'yo, kumpleto ka, masaya ka, panalo ka. So, faith means whether I am visibly delivered or not, I will stick to my belief that God is love. Hindi po feelings, hindi circumstance, hindi people, hindi leader ng church. Pero anong titignan natin? Ang titignan natin, karakter ng Diyos. Kilala niyo ba talaga ang Diyos? Alam niyo ba ang karakter ng Diyos? Alam niyo ba that He is faithful, merciful, just? Alam niyo ba that He knows what is good for you? Alam niyo ba na He will not give you all these things beyond what you can bear, yung mga testing na binibigay niya sa inyo? Hindi niyo kayo bibigyan beyond what you can bear. But if you get tempted, sinabi ho ni Apostle Paul, He will provide a way out for you. Bibigyan kanya ng daan palabas. Kung sakali mang matagpuan mo yung sarili mo sa gitna ng pagsubok, ibibigay sa iyo ni Lord yung way out. Bubuksan mo lang yung pintuan. Eto na palang daan palabas. Ganun po. Stick to your belief that God is love, that God is good, that God is powerful, that God is wise, and that God loves you. Sabi po sa Psalm 34, taste and see that the Lord is good. Sino ko dito naniniwalang the Lord is good? Okay po. Yung iba wala. Ano? Either po, hindi kayo naniniwalang the Lord is good or tulog kayo ngayon. Di ba? Sabi po dito, for those who fear Him, there is no want. Ang ibig sabihin ho niyan, walang kulang. Wala ka nang hahabuling iba kasi kumpleto ka kay Lord. They who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Dahil ang Diyos natin mabuti, ibibigay niya kung ano ang pinakamakakabuti para sa atin. But do you believe in this God? Kasi baka ang God na pinangahawakan mo ay God na performance-based. Ano yung performance-based? Kapag okay ka, okay siya sa'yo. Pag di ka okay, hindi din siya okay sa'yo. Anong God ba ang pinagsisilbihan mo? Anong God ba ang tinatawag mo? Tinuruan po tayo ng Hebrews 11 kung ano ang importansya ng pananampalataya, ng faith. Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Hindi mo mapi-please si God kung ang faith mo wala sa Kanya.
Okay? It has to be centered on Him. Who He is, sino siya, anong ginawa niya, anong pangako niya, and that He is a rewarder. He is a faithful rewarder. Nakikita niya kung ano yung mga bagay na ginagawa natin at binavalue niya yun. Kaya po maraming taong sumunod after Hebrews 11 verse 6, verse 7, nag-uumpisa tayo kay Noah. By faith, dahil nanampalataya si Noe, he prepared an ark. Dahil nanampalataya si Abraham, sumunod siya. Pumunta siya sa lugar na hindi niya alam kung saan. Di ba? Isipin niyo po kayo, pinapupunta kayo ni God sa promised land, pero hindi sinabi ni God saan yung promised land. Pupunta ba kayo? Di ba? I am giving you a promised land. Go! Siyempre kung ako yun, sasabihin ko, go. Go saan? East, west, north, saan? Si Abraham po, wala masyadong direksyon, nag-go. Sumunod agad. Pananampalataya, di ba? By faith, Abraham offered up Isaac. Tingnan nyo to ha. Ang tagal pinagdasal ni Abraham magkaanak. Halos ho talagang ano na sila, ugod-ugod na ho sila nung nagkaanak po si Sarah. Ano nangyari? He offered up Isaac. Bakit daw? Tingnan po ninyo ito ha. He considered that God is able to raise people from the dead. Ibig sabihin, ang nasa isip ni Abraham, kung si Lord ang nagbigay ng anak na to at pinasacrifice niya to, kaya rin niya tong buhayin. Pag isinakripisyo ko yung aking anak, babubuhay ni Lord dito. Kaya willing niyang sundin eh. Hindi ko sinabi isakripisyo po ninyo yung mga anak ninyo. Mga anak, tumingin kayo sa magulang ninyo. Sabi niyo, Mami, wag po ha. Hindi po ako si Isaac. Okay? Pero ang ibig sabihin nito, nanampalataya siya sa Diyos na kayang gawin ni God yung imposible. Si Moses po, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to be to endure ill treatment with the people. Kasi nakianib na siya doon sa mga Israelites eh. Pwede naman niya sabihin, Prince of Egypt ako. Pero pinili niyang maging Hebrew, maging Hudyo. He left Egypt, kept Passover, passed through the Red Sea. Lahat ng nagawa ni Moses, he did it by faith. At marami pa po sila sa Hall of Faith, pag tinignan po ninyo. At anong sinabi po? Lahat sila namatay. All these died in faith without receiving the promises. Isipin po ninyo ha, naniwala sila sa pangako ng Diyos, pero lahat po sila namatay. Good ba yun? Hindi, ibig sabihin nun, alam nilang mabuti si God. Kung hindi man sa buhay na to nila makikilala ang kabutihan ni God, alam nilang pag namatay sila, makikita pa rin nila ang goodness ni God. Makikita pa rin nila ang power ni God. Makikita pa rin nila ang faithfulness ni God. Kaya nga po sinabi sa susunod na verse, yung ibang mga hindi nila pinangalanan, sabi dito, by faith, conquered kingdoms, blah, 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 shut the mouths of lions. Kilala niyo ba kung sino yan? Si Daniel. Si Daniel, by faith, hindi kinain ng leon. Ito, quench the power of fire. Ginapi yung power, yung init ng apoy. Sino itong mga to? Shadrach, Meshach, Abednego. By faith, ibig sabihin, nanampalataya sila. Ang loyalty nila is with the Lord. These people did not receive what was promised. Ano yung promise na yun? Yung salvation ng Messiah, ng tagapagligtas. Because God had provided something better for us. Ito po ay yung mga taong kinakausap dito is after na dumating si Jesus Christ. Tayong lahat ito. God provided something better for us and that is Jesus. Kaya sa Kanya natin inilalagay yung faith natin. Kaya nga sinabi ng Hebrews 12 verse 1, you have so great a cloud of witnesses. Yan, sila Moses, sila Abraham. Napatunayan na nila, kami nga naging faithful eh, kahit wala pa, hindi pa namin nakita si Jesus eh. Paano pa tayo alam nating totoo si Jesus, di ba? Because we have so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every encumbrance. Kaya lahat ng nagpapabigat sa buhay ni po ninyo, bitawan nyo na. The sin that so easily entangles, kalasin nyo na po yan, yung mga kasalanan na yan. Let us run with endurance the race that is set before us. Pagsikapan natin, pag sinupi natin, pag ipagbigyan talaga natin ng effort yung pagtakbo natin. Let us run with perseverance, with endurance,
the race that is set before us. At habang tumatakbo kayo, mga kapatid, siguraduhin po inyong nakatingin kayo kay Jesus. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Siya po ang magtatapos, siya po ang magsisil ng ating pananampalataya. Kung tayo'y nakatingin kay Lord, kung tayo'y nakatingin lagi kay Jesus, nakasenter ang ating faith sa Kanya, kaya nating pagtagumpayan ang mga pagsubok ng buhay. Diba? Ito po ang ating titignan. Huling-huli po na punto natin ngayon ay triumphant. Ibig sabihin, itong but if not faith na ito ay nagwawagi. Ito po ay palaging nananalo. Bakit? Dahil meron tayong pangako katulad sa Romans 8:28. We know that God causes all things to work together. Lahat ng bagay. To work together for what? Ay, parang wala na ho akong kausap. To work together for what? For good. To those who love God. Hindi ho pwedeng, oh, kahit ano lang gawin ko sa buhay kasi God works all things together for good. Hindi po. Hindi para sa lahat, totoo yun. Bakit? To those who love God. Kailangan mahal mo si God. Kasi kung hindi mo mahal si God, talo ka. To those who are called according to His purpose. Bakit ganito ang assurance natin? Romans 8:31, sabi dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Kung kakampi mo si Lord, sinong lalaban sa'yo? Wala. Lagi kang panalo. Kahit na parang binabagyo ka ng buhay, kahit na parang tinatalo ka ng mga worries mo, kahit na parang ramdam mo yung hirap sa buhay, kahit na sumasakit na yung katawan mo dahil sa sakit, if God is for you, who is against you? Hindi kanila magagapi. He who did not spare His own Son but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? So anong nangyari po sa mga katropa natin doon sa kwento? Balikan natin. Galit na galit si Nebuchadnezzar. Sobrang galit niya, nagbago po yung mukha niya kay Shadrach, Meshach at Abednego. At inutos niya agad, heat the furnace 7 times more than it was usually heated. So parang microwave po yan, di ba? Nakaset na. Pinainit pa lalo. Pinainit pa, pinataas pa. Tapos sinabi po niya dun sa kanya mga valiant warriors, taliin niyo si Shadrach, Meshach, Abednego. So tinali po, ginapo sila. Tapos anong sinabi? Cast them into the furnace of blazing fire. So eto na, ilalapit na ho sila dun sa pugon. Ready na ba kayo makakita ng lechon? Eto na. For this reason, because the king's command was urgent and the furnace had been made extremely hot. Sobrang init. Mas mainit pa sa Pilipinas. Sobrang init. The flame of the fire slew those men who carried up Shadrach. Biruin mo, yung mga sundalong kumarga kay Shadrach, Meshach at Abednego, paglapit nila sa furnace, sila mismo nasunog. Ganong kainit. Di ba yung parang pag nagbukas ho kayo ng kotse na ano, nasira? Di ba pagbukas niyo yung ganon, iiwas kayo? O pag nagluluto kayo? Di ba pag nag-pressure cooker kayo, may pressure cooker ba kayo sa bahay? Wala po. Pwede kayo mag-shopee. Hindi, joke lang. Pag nag-pressure cooker po kayo, di ba pag bubuksan mo yung takip nun, gaganon yun eh, sisingaw. Kapag po nilagay niyo yung mukha niyo dun, mabubura po yung mukha niyo pag ginan niya burado yan. Ganong kainit itong nangyayari, no? Dinala sila, yung mga nagbitbit sa kanila nasunog. Kinain ng apoy. But these three men, Shadrach, Meshach, Abednego, fell into the midst of the furnace of blazing fire, still tied up. Nakatali pa rin silang pumasok dun sa pugon. Hindi nasunog yung tali. Pumasok sila, nagaganyan pa sila. Ay, ano ba yan? Naapakan mo ko. Ay, nagaganon pa sila. Samantalang yung nagbidit sa kanila, init. And then ano ang nangyari? Sa lahat ho ng nag-a-attend ng Sunday school nung bata sila, alam niyo po yung nangyari, di ba? There is another in the fire. May kasama sila. So pagdating nila dun sa pugon, magkakatabi sila, may kausap silang isa. Apat yung tao. So ngayon, sinabi ni Nebuchadnezzar, tinawag niya yung mga opisyal niya, ilan ba nilagay niyo dun? Tatlo po, si Shadrach, Meshach, Abednego.
Tatlo? Sigurado kayo walang sumama sa kanila? Opo, namatay po yung mga kasama nila eh. Eh, tignan nyo yan. Sabi, tignan nyo yan, no? Bakit apat yung taong nakikita ko? Bakit apat yung naandyan, tatlo lang ang nilagay ninyo? Sino ho kaya ito? Marami yung nagsasabi na ito po ay si Jesus. Theophany. Nagpakita po si Jesus sa kanila. Nagpakita po ang presensya ng Panginoon sa kanila. Sinamahan sila sa gitna ng apoy. At ang pagtataka po ni Nebuchadnezzar, parang nagchichikahan lang po sila. Kamusta ka naman? Okay naman po. Kinabahan ka ba? Kala ko nga po mapapasok ako. Parang rosy cheeks ka na. Ay, ako. Baka lumutong na po. Nag-uusap pa sila. So si Nebuchadnezzar, he was so amazed sa nakikita niya. Ano pong ginawa niya? Sabi niya, tanggalin niyo. Ay, ibang klase kayo. Yung Diyos ninyo, ibang klase. Palabasin niyo na yung mga yan. Halika na kayo. Huwag na kayo dyan. So ano nangyari? The satraps, prefects, governors, kings, gather around. And so in regard to these men, tingnan mo ninyo ha. The fire had no effect on the bodies of the men, nor was the hair of their head singed. Ano ibig sabihin nun? Walang epekto sa kanila ang apoy. Ang buhok nila hindi sunog. Nagsubok na ba kayong mag-roll ng inyong buhok ng ano, electric? Ano bang tawag mo dun? Yung pangkulot? Curler. Di ba? Nasubukan niyo mag-curler, tapos nakalimutan yung may curler kayo dyan? Pagtanggal nyo, kasama na yung buhok nyo. Di ba? Eto sila, nandun sila, nagchichikahan sila sa loob ng pugon. Pero wala yung buhok nila ni hindi nasunog. Eto pa, nor were their trousers damaged. Sila po ay may damit. Yung damit nila, flammable yun. Mabilis pong makakatch. Pag nadapuan mo ng kandila, masusunog yun. Di ba? Their trousers not damaged. The smell of fire even come upon them. Nor had the smell of fire even come upon them. Sino po dito? Sorry, pang mahirap po yung example ko. Baka hindi makarelate yung mga mayaman natin kapatid. Pero dati po, magbibili kami ng barbecue sa kanto. Yung mga nagbabarbecue, hindi mo alam kung saan nila kinuha yung mga meat. Iba-iba ng gupit eh. Parang, hindi po ba ito yung menudo kahapon? Parang ganun eh. Di ba? Pag ho kayo, bibili kayo ng barbecue sa kanto, tapos lahat ng tao bumibili ng ulam nila, lahat kayo para kayong nag-iispa. Di ba? Para kayong nagpapausok eh. Tapos pag uwi nyo ng bahay, pwede na kayong ulamin ng kapamilya nyo. Di ba? Parang kumapit po sa damit ninyo yung amoy barbecue. Parang naluto yata ako dun ah. Pero sila po, ni amoy. Hindi sila amoy sunog. Hindi sila amoy abo. Hindi sila amoy uling, hindi sila amoy sunog, di ba? Ibang klaseng proteksyon ng Panginoon sa kanila. Nung paglabas po nila, sinabi po nung hari, huwag niyong kukutsain ang Diyos nitong mga taong ito. Iba ang Diyos nila. Hindi katulad ng mga Diyos natin. Ang Diyos nila kayang magligtas. Ang Diyos nila kayang gumawa ng milagro. Huwag na huwag niyong tatalunin. Huwag na huwag niyong aawayin itong mga kabataang ito dahil ang Diyos nila laging panalo. Yun po ang sinabi ni King Nebuchadnezzar. Sabi niya, kung sino man sa inyo ang umaway sa Diyos ng tatlong kabataang ito, tatanggalin ko mga braso ninyo, mga legs ninyo, puputol-putulin ko kayo. Ganong klase. Bakit daw? Pag tinignan niyo sa scripture, ang sinabi niya, no other God is able to deliver in this way. Ang Diyos natin ay angat na angat sa ibang Diyos. Nasa kanya po ang tagumpay. Nasa kanya po ang ending na napakaganda. Bakit po sila confident? Nung, hindi po sila pumiglas eh. Hindi po sila nagmakaawa. Nebuchadnezzar, okay lang po. Mag-worship na po kami. Hindi sila nagwala. Nung nila, dinadala ho sila sa pugon, para ho silang, okay, this is it. Are you ready? It's showtime! Parang ganun. Wala, hindi sila nangamba. Bakit?
ibang klaseng pananampalataya sa Diyos. Kapag ang faith mo authentic, kapag ang faith mo centered on God, never kang talo. Hindi makikita sa mukha mo, hindi makikita sa buhay mo, hindi makikita sa expression mo, baka matalo ako dito, God. Alanganin ako dito, God. Kasi confident ka, my God is good, my God is powerful, my God is wise, my God is perfect, my God is loving, my God is gracious, my God is kind. Walang makakatalo sa Diyos ko. Confident silang pumasok sa pugon at confident din silang lumabas. Bakit? Kasama nila si God. God was with them through the fire. Diba sabi po ni Chaka Khan, through the fire, through the limit. Ito totoong through the fire. Through the fire, nagwo-worship kay God. Through the fire, loyal kay God. Yung iba po sa atin, loyal kay God, nagwo-worship ako kay God. Pero pag dumaan na sa apoy, ayoko na. Hindi na muna ko attend ng CCF. Hindi inayos ni God yung problema namin. Hindi na ako mag-D-group muna. Hindi nagbago ang asawa ko. Bakit doon ka nakatingin? Tingnan mo ang Diyos. Kung di ba nagbago asawa mo, ang Diyos never magbabago. At ang promises niya, pwede mong kapitan. He will always be enough. And He will always win. He is the victor and He holds the victory. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. So ano pong ginawa? He caused them to prosper. Sila po, si Shadrach, Meshach at Abednego, 100 years before their story, may propeta po, si Isaiah, na sumulat ng mga katagang, "When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you." At sa palagay ko po, habang naglalakad sila papunta sa pugon, etong naiisip nila, na 100 years ago, sinulat ng propetang si Isaiah, kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kahit dumaan ka sa hirap, hindi ka maloloko. Kahit dumaan ka, hindi ka masisira. Kasi hawak ka ng Panginoon. He is with you. Hindi ko po alam ang pagsubok na pinagdadaanan ninyo. Pero tingnan po natin ang pagsubok na hinarap ng ating senior pastor at ng asawa po niyang si Miss Diona Tanchi. Pakinggan natin ang kanilang kwento. Hindi pa ho tayo tapos, wag kayong aalis dyan. Gusto ho naming marinig nyo itong kwento. Hindi ho kapag nag-play ng video, tayuan na. Huy! Di pa tayo tapos. Okay? Pakinggan po natin ang kwento ni Pastor Peter at ni Miss Diona. Many years ago, 1992, we learned a but if not faith. You see, Peter and I and our family had always prayed for God's protection over our family. And we claimed the promise in Psalm 91 that no evil will come near your tent or near your dwelling. And we felt so protected by God. But on that night, 1992, after we were teaching a Bible study in Makati, many of you know what happened. We came home. It was the darkest night of our life. We found out that our daughter had been raped by 7 men. That our children had been tied up on the floor and threatened to be killed if they moved. And I broke into tears and I said, "God, why my daughter? Why not me?" But you know, Satan is an opportunist. We had to drive down to pick up our daughter, to be with our daughter and kids in a dormitory of the Faith Academy. And on the way down, this thought went into my brain. Why will you follow God? He did not protect your daughter. He did not answer your prayers. Why don't you just turn away? And Peter and I were silent, but I found out later the same thought was in his brain. You see, Satan wants to use tragedy to make us turn away from God. But at the same time, I'm thinking, but God, where would I go if I turn away from God? He's my life. He's my love. So these thoughts were going back and forth. And then God spoke to me. And he said, "Diona, will you trust me
that I will use this rape for good? Will you trust me? And I thought, what? Rape? I'd never thought of putting rape in. God causes all things to work together for good for those who love him. But you know, I was crying and I said, God, how? He said, just trust me. And that night, by God's grace, he enabled me to make a decision to trust him. This is what I said. I know you are a God who does not lie and you keep your promises. So I will claim Romans 8:28 for our daughter. I entrust her to you and I will hold on to you until I see the promise. So that was a but even if not faith that we had to practice that night. And Peter made the same decision on his own. So when we got to our daughter, we hugged her, we cried together, and I slept all night hugging her. And then the next day, this is what really comforted me. She came to us and said, Mom and Dad, I know that God is sovereign and he could have stopped the rape, but he didn't. But I also know that God loves me. And because he loves me, I will trust him. That is the but if not faith that even a girl at 15 years old had, because she knew her God who loved her. And all of you youth who are here today, this is Youth Month. I want to tell you, God loves you, and whatever you're going through, you trust him with a but if not faith. Because when we do, we surrender our circumstances to him, and then God is going to use that as a blessing. You see, the next day when I was reading my Bible in that week, God comforted me with verses like from Shadrach, Meshach, and Abednego. He said, like Shadrach, Meshach, and Abednego went into the fire, it did not destroy them, it did not damage them. Your daughter will not be destroyed or damaged. She'll become a strong woman of faith. And then God also told me, you know, the thief comes to kill, steal, and destroy. That night in our house, it was Satan who entered in the lives of the robbers. But Jesus said, I've come to give you life and give it abundantly. Do you know what happened after that is the Bible, I read in the Bible that your faith will go to the whole world. And I thought, how would that happen? But because our daughter and her friends were also raped, two of her friends, they gave their testimony in Faith Academy. The missionaries began to text people around the world to pray for us. And people were encouraged to see that we, by the strength of God, could go through it. And they felt encouraged they could do it too. But then, you know, our daughter also went on 700 Club to give her testimony, to let people know that no matter what's happened to you, we can live with a triumphant faith and we can be victors in Christ. And that night, more people called to receive Christ in the 700 Club than they had previously called in to receive Christ. Praise the Lord. You see, when we entrust everything to God, he makes it a blessing, not only for our good, but for the good of others. And then she wrote a book. It was hard for her to write because she has to revisit her tragedy, I mean, her rape. But the book is When a Good God Allows Rape. You know why she wrote it? She wants people who are in pain and trouble to know that there is always hope in God. All who hope in him will never be disappointed. And today she's a mother of 6 kids. She has no trauma. She got married to a Filipino man. And I want to end with this story. She's a great counselor for those who are abused. Today I want to end with this story. My youngest daughter, who's here today, Carolyn, she was always a happy-go-lucky little girl, but after the robbery, she had been tied up for 2 hours with her face smashed on a marble floor, and the robbers had actually cocked the guns to kill our children. But then suddenly someone said, no more, it's okay, let's go. After that, she began locking all the doors, and I said to her, Carolyn, what's wrong? She said, Mom, how do I know that God will never allow the robbery to happen again, robbers to come to our house? And I honestly could not tell her God will never allow that to happen. But this is what I told her. I said, Carolyn, remember when the robbery was here, God was with you and he protected you. I said, it's not the absence of problems in our life that's our security, but it is the presence of God who will be there to take care of you and protect you. And you know what? She's also a mighty woman of faith. And many of the worship songs that we sing in CCF today are some of the songs that she has composed, like Majestic and other songs. So I just want to say that whatever you're going through, have a but if not faith, because
God keeps His promises to use it for good in your life. God bless you. Praise God. Praise God. You know, I want you to know, it has not been easy for us, but I realize our security is the presence of God. When Shadrach, Meshach, Abednego went through the fire, they were not alone. Who was walking with them? Jesus. You are never alone, because Jesus is always with us. My only question is this: do you have Jesus? At yan po ang tanong na iniiwan natin sa inyong lahat ngayong araw na ito. Ano man po ang pinagdadaanan ninyo sa buhay, gaano man po kabigat ang mga problemang bitbit ninyo, ano man po yung mga pinagdadaanan nyo na hindi po pwedeng ikwento dito at hindi kayang ikwento dahil pag kinwento natin lahat po tayo mababasag at iiyak, luluwa ang ating mga mata. Kung ano man po yung mga pinagdaraanan ninyo, iiwan ko po sa inyo ang ilan sa mga verses na ito, katulad ng 1 John 5 verse 4. Ang sabi ko rito, whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ang pananampalataya po natin, kung ito ay nakakabit sa patagumpay na nagawa ng Panginoong Hesukristo, ito po ang magbibigay rin ng same victory para sa bawat isa po sa atin. Ito po ang magbibigay sa atin ng tugon. Kapag pakiramdam ho natin, naliligaw tayo. Pag ang pakiramdam ho natin, hindi tayo naririnig, nakikita ng Panginoon ang comfort sa atin as we put our faith in Him. Sasamahan niya tayo. Dadaan ho tayo sa valleys of life. Dadaan ho tayo sa mga lugar kung saan madilim at pakiramdam natin walang pag-asa. Pero pagkasama mo si Kristo, may liwanag ka. Pagkasama mo si Kristo, may pag-asa ka. Pagkasama mo si Kristo, buo ka. That is the victory that has overcome the world, our faith. At saan ho natin huhugutin yon? Tingnan nyo itong susunod na verse. Sabi ho ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28 verse 20, I am with you always, even to the end of the age. Iniwan pong tanong sa atin. Praise God po. Praise God. Iniwan hong tanong sa atin, may Jesus Christ ba tayo? At yan po ang tanong ko sa inyo ngayong hapong ito. Sa pagtatapos ng mensahe natin, kayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Kung meron man po sa inyo ditong may pinagdadaanan, meron man po sa inyong may problema, iniiyak ninyo sa Panginoon, hinihingi po ninyo ng tawad, hinihingi po ninyo ng awa, meron man po sa inyong nagdarasal at naghihintay ng sagot ni Lord at matagal nyo na hong hinihingi yung bagay na ito at hindi pa ho binibigay sa inyo. Ang tanong ni God, kung hindi man ibigay, kung hindi ko man sagutin, ako pa rin ba ang Diyos mo? Will you show an even if not, but even if not, Lord, ikaw pa rin ang Diyos? Hindi mo pwedeng gawin yon kung wala sa iyo ang kapangyarihan na ibinigay sa atin. And that is in Jesus Christ. So kung meron man po sa inyo habang kayo lahat nakapikit na kayo ko, you have never surrendered to Jesus. You have never said, Jesus, ikaw po ang aking Diyos. Sa iyo po ako sasandal, sa iyo po ako kakapit sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ko. And if you want to commit your life to Him, I want you to make a stand. Gusto ko tumayo ka. I want to pray for you. I want to pray for you. Hindi mo pa ito nagawa kahit kailan sa buhay, pero ngayon gusto mong sabihin, Lord, seryoso po ako. Pinipili ko pong sumunod sa inyo. Pinipili ko pong magpasakop sa inyo. Pinipili ko pong sundin kayo. Ikaw, Panginoong Hesukristo, at wala nang iba. Kung sa palagay mo na natatakot ka pang tumayo, kasi hindi mo alam kung kaya mong isuko, kung kaya mo talagang sumunod until the very end, I tell you, make the first step.
Just say, Lord, hindi ko kaya, pero alam ko kaya mo. Ito po ako, tumatayo ako. Sa inyo po ang buhay ko. Lord, you see these people who are standing today. I pray, Father, that the gospel has been made clear to them. Unang-una na sila po, kami pong lahat, ay nagkasala. We did wrong things, so we ask for forgiveness. We repent of our sins. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kumapit kami sa iba't ibang bagay. Ikaw dapat ang kapitan namin. Panginoon, naniniwala kami ngayon na ikaw ay namatay para sa amin, para bayaran ang aming kasalanan, at nabuhay kang muli so that you can give us hope. Lord, sa pagtayo namin ito, we commit our lives to you. We claim victory. We claim victory in our lives. And even if hindi namin makita yung gusto namin, sapat ka, O Diyos, at sasamahan mo kami. Inanyayahan kong lahat na tumayo. At sa puntong ito, tunay nating i-worship. Tunay tayong magsamba sa ating Panginoon na sasamahan tayo sa hirap, sasamahan tayo sa ginhawa, at Siya ang ating Diyos kasama natin habang buhay. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Paul upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy Youth Month po! Pastor Paul, maraming salamat po sa inyong mensahe. Kamusta po kayo? Okay naman. Ito, feeling youth. Para po sa ating unang katanungan, paano po natin malalaman kung kumikilos tayo by faith o nagiging padalos-dalos tayo sa isang sitwasyon? Siguro, pwede nating sabihin na nagiging padalos-dalos tayo kapag hindi tayo nag-take ng time to pray, to consult, di ba? Lahat ng bagay, kahit yung mga simpleng bagay, ang pinakamagandang gawin is may alignment muna with the Lord. Kasama naman yun kapag sa araw-araw na buhay mo, kung talagang you're following God, you really, ang fuel mo talaga is yung prayer mo sa Kanya, yung time mo sa Kanya with the Word, di ba? So, kung hindi ka padalos-dalos, ikaw yung taong lalapit kay Lord at sasabihin, Lord, what do you want me to do? Lord, is this the right thing? Lord, itong bagay na to ba ay totoo at galing sa'yo? Diba? When you do that, you are able to filter yung tendency natin bilang tao na magmadali, tendency natin bilang tao na mag-decision on our own. You give way for God and you leave a room for God para Siya mismo yung magsasabi sa'yo, ito, dito kita gustong pumunta, ito ang gusto kong gawin mo. Thank you so much, Pastor Paul. For second question po natin, in connection doon, paano natin matutulungan yung mga tao na kumilos ayon sa pananampalataya sa Diyos, higit sa pagkilos na dala ng emosyon? Ayan. Hindi naman ho masama ang emosyon, mga kapatid. Kung titingnan po ninyo si David, as you read the Psalms, marami doon emosyon eh, di ba? Pero titingnan po ninyo, yung emosyon ay dapat guided by truth. Hindi pa pwedeng yung emosyon ang nag-guide sa atin para mahanap natin yung faith natin. Hindi ko kasi siya by emotion eh. It is by truth. So paano gagawin natin? Sisiguraduhin natin na bago pa man ho tayo mag-react, bago pa man ho mag-respond yung ating katawang lupa, maiyak o mag-alala, mag-worry, bago pa man tayo makarating doon, nagkonsulta na tayo sa salita niya. Lord, tatawag muna ako sa iyo. Yun muna ang unang hotline. Lord, anong sinasabi mo sa akin? Lord, anong pinapakita mo sa akin? When you do that, you tend to act based on faith, based on truth, and based on your belief with God, hindi sa kung anong nararamdaman mo. For our last question po, para po sa mga taong logical mag-isip, paano natin sila makukumbinsi na gawin ang isang bagay by faith? Ito yung mga taong to see is to believe or kailangan nila ng konkretong basihan para gawin nila ang isang bagay. I would remember yung Hebrews chapter 11 verse 1. Before yung hall of faith, ang sinabi doon, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
ang pananampalataya po, hindi sinusukat sa kung anong nakikita o anong napanghahawakan. Kasi kung ito ay nakadepende sa kung anong hawak ko ngayon, yung to see is to believe nga, then it is not faith. Kasi ang faith po, may kalakip na hope. Ang hope po, may kalakip na trusting. At ang trusting po, may kalakip na fact. Ano yung fact na yon? That God is in control. So kung ang atin pong logical sense, no, nag-iisip tayo na ito dapat ang step 1, step 2, step 3. Kung ang step 1 nyo si Lord, step 2, step 3, step 4, step 5 will not matter. As long as you do the step 1 which is God, He will lead you. He will show the way. At confident ka doon. Bakit? Kasi alam mo, God knows what is best for you. Amen. Thank you so much po. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Ngayong Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso po ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through Next Gen Kids Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of building a Christ-driven young generation. Alam niyo po, you are only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make an impact and empower the youth today. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.